Kabanata 6. Ang tagapagpahiram ng ginto sa Babylon. 50 piraso ng ginto. Kailanman ay hindi pa nagkaroon ng napakaraming ginto si Rodan, ang gumagawa ng sibat sa lumang Babylon, sa kanyang pitaka. Masayang bumababa sa daan ang bayan ng hari, mula sa palasyo ng kanyang pinakamatulungin na kamahalan. Masayang kumakalansing ang ginto sa pitaka ng kanyang sinturon at umiindayog sa bawat hakbang, ang pinakamatamis na musika na naririnig niya. 50 piraso ng ginto, lahat ng ito, halos hindi niya matanto ang kanyang magandang kapalaran. Ano ang kapangyarihan sa mga kumakalansing na mga piraso na iyon? Maaari niyang mabili anuman ang naisin niya, malaking bahay, lupa, baka, kamelyo, kabayo, karwahe, kahit anong gusto niya. Ano ang dapat niyang gawin dito? Ngayong gabi habang lumiko siya sa isang gilid na kalye patungo sa tahanan ng kanyang kapatid na babae, wala siyang maisip na mas gusto niyang magkaroon, kaysa sa parehong kumikislap at mabibigat na piraso ng ginto, ang kanyang itatago. Makalipas ang ilang araw ay pumasok ang isang naguguluhan na si Rodan, sa tindahan ni Mathan, ang nagpapahiram ng ginto at nagtitinda ng mga alahas at pambihirang mga tela, hindi sumusulyap sa kanan o sa kaliwa, sa mga makukulay na artikulo at mga sining na nakadisplay. Dumaan siya sa likuran ng bahay, dito niya natagpuan ang mabait na si Mathan, na nakaupo sa isang alpombra at nakikisalo sa pagkain na inihain ng isang itim na alipin. Gusto ko ng payo mula sa iyo, dahil hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Tahimik na nakatayo si Rodan, mabuhok ang dibdib na nakalantad sa nakabukas na harapan ng kanyang leather jacket, bahagyang lumingon si Mathan. Ang maputlang mukha ni Mathan ay nakangiti ng magiliw sa pagbati ng kaibigan. Anong mga kawalang ingat ang ginawa mo, na dapat mong hanapin ang nagpapahiram ng ginto? Pinalas ka ba sa lamesa ng paglalaro, o may isang mabilog na babae na nakagapos sa iyo? Sa loob ng maraming taon na nakilala kita, kahit kailan ay hindi mo pa ako hinanap upang tulungan ka sa iyong mga problema. Hindi, hindi, hindi sa ganon. Hindi ako naghahanap ng ginto. Sa halip, hinahangad ko ang iyong matalino na pagpapayo. Pakinggan, pakinggan. Kung ano ang sinasabi ng taong ito. Walang lumalapit sa nagpapahiram ng ginto para humingi ng payo. Ang aking mga tainga ay pinaglalaroan ako. Maaari ba na ganito? Si Rodan, ang gumagawa ng sibat, ay nagpapakita ng higit na tuso sa lahat kaysa sa iba. Sapagkat siya ay pumunta kay Mathan, hindi para sa ginto, kundi para sa payo, kung tungkol sa payo, hindi nila gusto. Gayunpaman, sino ang higit na makapagpapayo kaysa sa nagpapahiram ng ginto, na kung saan maraming tao ang nahaharap sa kaguluhan? Samahan mo akong kumain, Rodan, patuloy niya. Ikaw ang magiging bisita ko, ngayong gabi. Ando, utos niya sa itim na alipin, maglabas ng isang alpombra para sa aking kaibigang si Rodan, ang gumagawa ng sibat, na dumating para humingi ng payo. Siya ang aking magiging marangal na panauhin, piliin ang pinakamainam na alak upang siya ay magkaroon ng kasiyahan sa pag-inom. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang bumabagabag sa iyo, tungkol ito sa regalo ng hari. Kaloob ng hari. Ang hari ay nagbigay sa iyo ng isang regalo, at ito ay nagbibigay sa iyo ngayon ng problema. Anong klaseng regalo yan? Dahil labis siyang nasiyahan sa disenyong isinumite ko sa kanya, para sa isang bagong punto sa mga sibat ng maharlikang bantay, binigyan niya ako ng 50 piraso ng ginto, at ngayon ako ay labis na naguguluhan. Ako ay nakikiusap sa bawat oras na ang araw ay naglalakbay sa kalangitan ng mga taong makikibahagi nito sa akin. Natural iyon. Mas maraming tao ang nagnanais ng ginto kaysa sa pagkakaroon nito, at nais na ang isang darating na ito ay madaling hatiin. Ngunit hindi mo ba masabi na hindi? Hindi ba kasing lakas ng iyong kamao ang iyong kalooban? Sa marami ay masasabi kong hindi, ngunit kung minsan ay mas madaling sabihing oo. Maaari bang tumanggi ang isang tao na makibahagi sa kanyang kapatid na babae kung kanino siya lubos na nakatuon? Tiyak, hindi gugustuhin ng sarili mong kapatid na ipagkait sa iyo ang pagtamasa ng iyong gantimpala. Ngunit ito ay para sa kapakanan ni Araman, ang kanyang asawa, na nais niyang makita ang isang mayamang mangangalakal.
Pakiramdam niya ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon, at nakikiusap siya sa akin na ipahiram sa kanya ang gintong ito, upang siya ay maging isang maunlad na mangangalakal, at babayaran niya ako mula sa kanyang mga kita. Kaibigan ko, pagpapatuloy ni Mathan, isang karapat-dapat na paksa ang dinala mo upang pag-usapan. Ang ginto ay nagdadala ng responsibilidad sa may-ari nito, at ng pagbabago ng posisyon sa kanyang kapwa-tao. Naghahatid ito ng takot na baka mawala ito sa kanya, o malinlang ito mula sa kanya. Nagdudulot ito ng pakiramdam ng kapangyarihan at kakayahang gumawa ng mabuti. Gayun din, nagdudulot ito ng mga pagkakataon kung saan ang kanyang napakagandang hangarin, ay maaaring magdala sa kanya sa kahirapan. Narinig mo na ba ang tungkol sa magsasaka ng Nineveh na nakakaunawa ng wika ng mga hayop? Hindi pa, sapagkat hindi ito ang uri ng kwentong gustong sabihin ng mga tao sa mga gumagawa ng peking tanso. Sasabihin ko ito sa iyo sapagkat dapat mong malaman na ang paghiram at pagpapahiram ay higit pa kaysa sa pagdaan ng ginto mula sa mga kamay ng isa papunta sa mga kamay ng iba. Ang magsasaka na ito, na nakakaunawa sa sinabi ng mga hayop sa isa't isa, ay nagtatagal sa bakuran ng sakahan tuwing gabi para lang makinig sa kanilang mga salita. Isang gabi, narinig niya ang baka na dumadaing sa asno sa kahirapan ng kanyang kapalaran. Nagtatrabaho ako sa paghila ng araro mula umaga hanggang gabi. Gaano man kainit ang araw, o gaano man kapagod ang aking mga binti, o gaano man gumagasgas ang tali sa ilalim ng aking leeg, pero kailangan ko pa ring magtrabaho. Ngunit ikaw ay isang nilalang na mahaba ang oras na walang ginagawa. Ikaw ay nakabalot sa isang makulay na kumot, at walang ibang ginawa kundi dalhin ang ating maestro sa kung saan niya gustong pumunta. Kapag wala siyang pupuntahan ay nagpapahinga ka, at kumakain ng berdeng damo buong araw. Ngayon ang asno, sa kabila ng paghihirap ng kanyang mga takong, ay isang mabuting kapwa at nakikiramay sa baka. Aking mabuting kaibigan, ang sagot niya, nagsusumikap ka at tutulungan kong pagaanin ang iyong kalagayan. Sa makatuwid, sasabihin ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng isang araw ng pahinga. Sa umaga kapag dumating ang alipin upang sunduin ka sa araro, humiga sa lupa at umungol ng husto upang masabi niyang ikaw ay may sakit at hindi makapagtrabaho. Kaya't ginawa ng baka ang payo ng asno at kinaumagahan ay bumalik ang alipin sa magsasaka, at sinabi sa kanya na ang baka ay may sakit at hindi makahila ng araro. Pagkatapos, sinabi ng magsasaka, ikabit ang asno sa araro. Sapagkat ang pag-aararo ay dapat magpatuloy. Sa buong araw na iyon, ang asno, na naglalayong tumulong lamang sa kanyang kaibigan, ay natagpuan ang kanyang sarili na napilitang gawin ang gawain ng baka. Nang sumapit ang gabi at siya ay nakalaya sa araro, ang kanyang puso ay mapait, at ang kanyang mga binti ay pagod, at ang kanyang leeg ay masakit. Ang magsasaka ay nagtagal sa sakahan upang makinig. Nagsimula ang baka, "Ikaw ang aking mabuting kaibigan. Dahil sa iyong matalinong payo ay nasiyahan ako sa isang araw na pahinga," at sagot ng asno, "Katulad ako ng marami pang simpleng tao na nagsimulang tumulong sa isang kaibigan, at nagtatapos sa paggawa ng kanyang gawain para sa kanya. Pagkatapos ay maghila ka ng iyong sariling araro, sapagkat narinig ko ang maestro na sinabihan ng alipin, na ipapatawag ang magkakatay kung ikaw ay magkakasakit muli. Iyon ang nais ko para sa isang tamad na kaibigan." Pagkatapos noon ay hindi na sila nag-usap pa, at dito natapos ang kanilang pagkakaibigan. Maaari mo bang sabihin ang aral sa kwentong ito, Rodan? Ito ay isang magandang kwento, tugon ni Rodan, ngunit hindi ko makita ang aral. Akala ko hindi mo nagustuhan. Pero may aral ito at napakasimple lang. Ganito, kung nais mong tulungan ang iyong kaibigan, gawin ito sa paraang hindi magdadala ng mga pasanan ng iyong kaibigan mula sa iyong sarili. Hindi ko naisip iyon. Ito ay isang matalinong aral. Pinais kong huwag tanggapin ang mga pasanin ng asawa ng aking kapatid na babae. Ngunit sabihin mo sa akin, nagpapahiram ka sa marami. Hindi ba nagbabayad ang mga nanghihiram? Napangiti si Mathan sa ngiti ng isang taong ang kaluluwa ay mayaman sa maraming karanasan. Maaari bang maisagawa ng maayos ang isang pautang,
Kung ang nanghihiram ay hindi makakabayad, hindi ba dapat maging matalino ang nagpapahiram at magpasya ng mabuti kung ang kanyang ginto ay maaaring gumawa ng isang kapaki-pakinabang na layunin sa nanghihiram at maibalik muli sa kanya, o kung ito ay masasayang na hindi magawang gamitin ito ng matalino at hayaan siyang mawala sa kanya ang mga kayamanan. Iwanan ang nanghihiram ng utang na hindi niya mababayaran. Ipapakita ko sa iyo ang mga kahunang token at hayaan silang magsabi sa iyo ng ilan sa kanilang mga kwento. Sa loob ng silid ay nagdala siya ng isang kahon na kasing haba ng kanyang braso na natatakpan ng pulang balat ng baboy at pinalamutian ng tanso na disenyo. Inilapag niya ito sa sahig at tumingkayad sa harap nito, ang dalawang kamay ay nasa takip. Sa bawat tao na pinapahiram ko, gumagawa ako ng isang token para sa aking kahonang token upang manatili doon hanggang sa mabayaran ang utang. Kapag binayaran nila, ibinabalik ko ito, ngunit kung hindi sila magbabayad, ito ay palaging magpapaalala sa akin ng isang hindi tapat sa aking pagtitiwala. Ang pinakaligtas na mga pautang, ang sabi sa akin ng aking kahonang token, ay para sa mga ari-arian ay mas mahalaga kaysa sa nais nila. Sila ay nagmamay-ari ng mga lupain, o mga hiyas, o mga kamelyo, o iba pang mga bagay na maaaring ibenta upang mabayaran ang utang. Ang ilan sa mga token na ibinigay sa akin ay mga hiyas na mas may halaga kaysa sa utang. Ang iba ay mga pangako na kung hindi mabayaran ang utang ayon sa napagkasundoan, ay hahatid nila sa akin ang ilang pag-aregro ng ari-arian. Sa mga pautang tulad ng mga iyon, tinitiyak ko na ang aking ginto ay ibabalik kasama ang tubo, dahil ang utang ay batay sa ari-arian. Sa ibang paraan ay yaong may kapasidad na kumita. Sila ay tulad mo, na nagtatrabaho o naglilingkod at binabayaran. May kita sila at kung sila ay tapat at walang kasawian, alam kong kaya rin nilang bayaran ang ginto na ipinahiram ko sa kanila, at ang tubo kung saan ako ay may karapatan. Ang ganitong mga pautang ay batay sa pagsisikap ng tao. Ang iba ay yaong mga walang ari-arian o tiyak na kakayahang kumita. Mahirap ang buhay at palaging may ilan na hindi kayang ayusin ang kanilang sarili dito. Sa kasamaang palad para sa mga pautang na ginagawa ko sa kanila, kahit na ang mga ito ay hindi mas malaki kaysa sa isang sentimos, ang aking kahonang token ay maaaring sampain sa akin sa mga darating na taon, maliban kung sila ay ginagarantiyahan ng mabubuting kaibigan ng nanghihiram na nakakakilala sa kanya na marangal. Binitawan ni Mathan ang pagkakahawak sa takip at binuksan ito ni Rodan. Sabik na sumandol si Rodan. Sa tuktok ng kahon ay nakalatag ang isang tansong kwintas sa isang iskarlata na tela. Kumuha si Mathan ng piraso at tinapik-tapik ito ng buong pagmamahal. Ito ay palaging mananatili sa aking kahon dahil pumanaw na ang may-ari sa malaking kadiliman. Pinahahalagahan ko ito, ang kanyang tanda, at pinahahalagahan ko ang kanyang alaala dahil siya ay aking mabuting kaibigan. Sabay kaming nakipagpalitan ng maraming tagumpay hanggang sa labas ng silangan ay nagdala siya ng isang babae upang ikasal, maganda, ngunit hindi tulad ng aming mga kababaihan. Isang nakakasilaw na nilalang. Ginugol niya ang kanyang ginto upang matugunan ang kanyang mga hangarin. Siya ay lumapit sa akin nang may pagkabalisa, nang ang kanyang ginto ay naubos na. Pinayuhan ko siya, sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siyang muling makabisado ang kanyang sariling mga gawain. Siya ay nanumpa sa pamamagitan ng tanda ng Great Bull na gagawin niya. Ngunit hindi ito nangyari, sa isang pagtatalo ay tinusok niya ng kutsilyo ang puso. Mapangahas niya itong tinusok sa kanya, tanong ni Rodan. Oo, siyempre, sa kanya. Pinulot niya ang iskarlata na tela. Sa mapait na pagsisisi ay itinapon niya ang sarili sa Euphrates. Ang dalawang pautang na ito ay hindi na mababayaran pa kailanman. Sinasabi sa iyo ng kahon, Rodan, na ang mga tao na may matinding emosyon ay hindi ligtas at mapanganib para sa nagpapautang ng ginto. At eto pa, ngayon ay iba din ang kwento nito. Inabot niya ang isang singsing na inukit sa buto ng baka. Pag-aari ito ng isang magsasaka. Bumili ako ng mga alpombra sa kanyang mga babae. Dumagsa ang mga balang at wala silang makain.
Tinulungan ko siya at nang dumating ang bagong pananim ay binayaran niya ako. Nang maglaon ay bumalik siya at nagkwento ng kakaibang mga kambing sa isang malayong lupain, gaya ng inilarawan ng isang manlalakbay. Mayroon silang mahabang buhok na napakapino at malambot na magiging mga alpombra na mas maganda kaysa sa anumang nakita sa Babylonia. Gusto niya ng kawan ngunit wala siyang pera. Kaya't pinahiram ko nga siya ng ginto upang maglakbay at magdala ng mga kambing. Ngayon ay sinimula na ang kanyang kawan at sa susunod na taon ay susurpresahin ko ang mga Panginoon ng Babylon sa pinakamahal na mga alpombra na kapaki-pakinabang para sa kanilang magandang kayamanan upang bilhin. Sa lalong madaling panahon kailangan kong ibalik ang kanyang singsing. Pinipilit niyang makabayad kaagad. Ginagawa iyon ng ilang nanghihiram, tanong ni Rodan. Kung hihiram sila para sa mga layuning magbabalik ng pera sa kanila, sa tingin ko ay ganoon nga. Ngunit kung sila ay humiram dahil sa kanilang mga kawalang ingat, binabalaan kita na maging maingat kung sakaling ibabalik mo muli ang iyong ginto sa iyong kamay. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, ang pakiusap ni Rodan, na pinulot ang isang mabigat na ginto ng pulseras na may mga hiyas sa bihirang disenyo. Ang mga babae ay umaakit sa aking mabuting kaibigan, bulyaw ni Mathan. Mas bata pa rin ako sa iyo, sabi ni Rodan. Ibinibigay ko iyan, ngunit sa pagkakataong ito ay nagsususpecha ka ng pag-iibigan kung saan wala ito. Ang may-ari nito ay mataba at kulubot. Minsan sila ay nagkaroon ng maraming pera at naging mabuting mga customer, ngunit dumating sa kanila ang masamang panahon. Siya ay may isang anak na lalaki na gagawin niyang mga ngalakal. Kaya't siya ay lumapit sa akin at humiram ng ginto, upang siya ay maging kasosyo ng isang may-ari ng caravan, na naglalakbay kasama ang kanyang mga kamelyo na nakikipagpalitan sa isang lungsod kung ano ang mabibili sa iba. Ang taong ito ay napatunayang isang masamang tao, dahil iniwan niya ang mahirap na bata sa isang malayong lungsod, na walang pera at walang kaibigan, na maagang nasanay habang natutulog ang kanyang kabataan. Baka kapag lumaki na ang batang ito, ay gumanti siya. Hanggang sa panahong iyon ay wala akong nakukuhang upa para sa utang, kundi madaming usapan lang. Ngunit inaamin ko na ang mga hiyas ay karapat-dapat sa pautang. Tinanong ba ng babaeng ito ang iyong payo tungkol sa karunungan ng utang? Kung hindi man ay inilarawan niya sa kanyang sarili ito na anak niya bilang isang mayaman at makapangyarihang tao ng Babylon. Ang magmungkahi ng kabaligtaran ay upang magalit sa kanya, isang patas na pagsaway ko. Alam ko ang panganib para sa bagito na bata na ito, ngunit nang mag-alok siya ng seguridad, hindi ko siya matanggihan. Ito, patuloy ni Mathan na ikinakaway ang kaunting lubid na nakabuhol, ay kay Nibiter, ang mga ngalakal ng kamelyo. Kapag siya ay bibili ng isang kawan na mas malaki kaysa sa kanyang mga pondo, dinadala niya sa akin ang buhol na ito, at ipinapahiram ko sa kanya ayon sa kanyang mga pangangailangan. Siya ay isang matalinong mga ngalakal. May tiwala ako sa kanyang mabuting pagpapasya at malayang nakapagpapahiram sa kanya. Marami pang ibang mga ngalakal ng Babylon ang may tiwala sa akin dahil sa kanilang marangal na pag-uugali. Ang kanilang mga token ay dumarating at umalis ng madalas sa aking kahon. Ang mabubuting mga ngalakal ay isang pag-aari ng ating lungsod, at nakikinabang ako sa pagtulong sa kanila na patuloy na gumagalaw ang kalakalan upang ang Babylon ay maging maunlad. Kumuha si Mathan ng isang salagubang na inukit sa turkesa at inihagis ito ng masama sa sahig. Isang surot mula sa Ehipto. Ang batang nagmamay-ari nito ay walang pakialam kung matanggap ko man muli ang aking ginto. Kapag sinisiraan ko siya, siya ay tumutugon, paano ako magbabayad kapag hinahabol ako ng masamang kapalaran? Marami ka pa bang iba? Ano ang maaari kong gawin? Ang tanda ay sa kanyang ama, isang karapat-dapat na tao sa maliit na kayamanan, na nangako sa kanyang lupain at kawan upang suportahan ang mga negosyo ng kanyang anak. Ang bata ay nakatagpo ng tagumpay sa una, at pagkatapos ay labis na masigasig na magkaroon ng malaking kayamanan. Ang kanyang kaalaman ay wala pa sa gulang. Bumagsak ang kanyang mga negosyo. Ang bata ay ambisyoso. Ang mga kabataan ay kukuha ng mga shortcut sa kayamanan, at sa mga kanais-nais na bagay na kinatatayuan nito.
Upang mabilis na makakuha ng kayamanan, ang kabataan ay madalas na nanghihiram ng hindi matalino. Ang mga kabataan na hindi pa nagkaroon ng karanasan ay hindi na pagtanto na ang walang pag-asa na utang ay parang isang malalim na hukay, kung saan ang isa ay mabilis na sumulong, at kung saan ang isang tao ay maaaring makipaglaban ng walang kabuluhan sa loob ng maraming araw. Ito ay isang hukay ng kalungkutan at panghihinayang, kung saan ang liwanag ng araw ay makulimlim, at ang gabi ay nagiging malungkot sa pamamagitan ng hindi mapakali na pagtulog. Gayunpaman, hindi ko pinipigilan ang paghiram ng ginto. Hinihikayat ko ito. Inirerekomenda ko ito kung ito ay para sa isang matalinong layunin. Ako mismo ang gumawa ng aking unang tunay na tagumpay bilang isang mangangalakal na may hiniram na ginto. Gayunpaman, ano ang dapat gawin ng nagpapahiram sa ganoong kaso? Ang kabataan ay nasa kawalan ng pag-asa at walang nagawa. Siya ay nasiraan ng loob. Hindi siya nagsisikap na magbayad. Ang aking puso ay tumalikod laban sa pagkakait sa ama ng kanyang lupain at mga baka. Marami kang sinasabi sa akin na interesado akong makinig, nakipagsapalaran si Rodan, ngunit wala akong marinig na sagot sa aking tanong. Dapat ko bang ipahiram ang aking 50 piraso ng ginto sa asawa ng aking kapatid na babae? Malaki ang kahulugan nila sa akin. Ang iyong kapatid na babae ay isang mahusay na babae na lubos kong pinahahalagahan. Kung ang kanyang asawa ay pumunta sa akin at humiram ng 50 piraso ng ginto, dapat kong tanungin siya kung anong layunin ang gagamitin niya. Kung siya ay sumagot na siya ay nagnanais na maging isang mangangalakal na tulad ko, at makipagkasundo sa mga alahas at mayayamang kasangkapan. Sasabihin ko, anong kaalaman ang mayroon ka sa mga paraan ng kalakalan? Alam mo ba kung saan ka makakabili sa pinakamababang halaga? Alam mo ba kung saan ka makakapagbenta sa isang patas na presyo? Masasabi ba niyang, oo, sa mga tanong na ito? Malamang hindi niya ito alam, pag-amin ni Rodan. Malaki ang naitulong niya sa akin sa paggawa ng mga sibat, at nakatulong siya sa mga tindahan. Kung gayon, sasabihin ko ba sa kanya na ang kanyang layunin ay hindi matalino? Dapat matutunan ng mga mangangalakal ang kanilang kalakalan. Ang kanyang ambisyon, bagaman karapat-dapat, ay hindi praktikal at hindi ako magpapahiram sa kanya ng anumang ginto. Ngunit kung maaari niyang sabihin na oo, malaki ang naitulong ko sa mga mangangalakal. Alam ko kung paano maglakbay sa Smyrna at bumili sa murang halaga ng mga alpombra na hinabi ng mga may bahay. Marami rin akong kilala na mga mayayaman sa Babylon kung kanino ko maipagbibili ang mga ito sa malaking tubo. Pagkatapos ay sasabihin ko, ang iyong layunin ay matalino at ang iyong ambisyon ay marangal. Ako ay nalulugod na ipahiram sa iyo ang 50 piraso ng ginto, kung maaari mo akong bigyan ng seguridad na sila ay ibabalik. Ngunit sasabihin ba niya, na wala akong seguridad maliban sa ako ay isang marangal na tao, at babayaran ka ng mabuti para sa utang. Pagkatapos ay sasagot ako, pinagmamalaki ko ang bawat piraso ng ginto. Kung kukunin ito ng mga tulisan mula sa iyo, habang naglalakbay ka patungo ng Smyrna, o kunin ang mga alpombra mula sa iyo sa iyong pagbabalik, kung gayon wala ka ng paraan para mabayaran pa ako at mawawala ang aking ginto. Ang ginto, nakikita mo, Rodan, ay ang kalakal ng nagpapahiram ng pera. Madaling magpahiram. Kung ito ay pinahiram ng hindi matalino, mahirap itong ibalik. Ang matalinong nagpapahiram ay nagnanais hindi ang panganib ng pangako, ngunit ang garantiya ng ligtas na pagbabayad. Mabuti, patuloy niya, natulungan ang mga nasa problema, at mahusay na tumulong sa mga taong pinagbuhatan ng mabigat na kamay ng kapalaran. Mainam na tulungan ang mga nagsisimula upang sila ay umunlad at maging mahalagang mamamayan. Ngunit ang tulong ay dapat ibigay ng matalino, dahil baka tulad ng asno ng magsasaka, sa ating pagnanais na tumulong, ay dalhin natin sa ating sarili ang pasanin na pag-aari ng iba. Muli akong lumihis sa iyong tanong, Rodan, ngunit pakinggan mo ang aking sagot. Itago mo ang iyong 50 pirasong ginto, ang kinikita ng iyong pinaghirapan para sa iyo at kung ano ang ibinibigay sa iyo. Bilang gantimpala ay sa iyo at walang sinuman ang maaaring maglagay ng obligasyon sa iyo,
na makibahagi dito maliban kung ito ay sa iyong kagustuhan. Kung ipapahiram mo ito upang ito ay kumita sa iyo ng mas maraming ginto, pagkatapos ay magpahiram ng may pag-iingat at sa maraming lugar. Hindi ko gusto ang walang kabuluhan na ginto, kahit na ito ay kaunti o labis na mapanganib. Ilang taon kang nagpagal bilang isang gumagawa ng sibat, buong 3 taon, ilan pa ang naipon mo bukod sa regalo ng hari? 3 piraso ng ginto, bawat taon na iyong pinaghirapan ay tinanggihan mo ang iyong sarili ng mabubuting bagay, upang mag-ipon mula sa iyong mga kinita ng 1 piraso ng ginto, gayon nga ang sinasabi mo. Kung gayon ay makakapagtipid ka sa 50 taon ng paggawa ng 50 piraso ng ginto, sa pamamagitan ng iyong pagtanggi sa sarili. Ito ay habang buhay na paggawa. Sa palagay mo ba, ay gugustuhin ng iyong kapatid na babae, na ilagay sa panganib ang matitipid ng 50 taon ng paggawa, sa tunawa ng tansong palayok na maaaring eksperimento ng kanyang asawa sa pagiging mangangalakal? Hindi, kung sinabi ko sa iyong mga salita, pagkatapos ay pumunta ka sa kanya at sabihin, 3 taon akong naghirap araw-araw maliban sa mga araw ng pag-aayuno, mula umaga hanggang gabi, at tinanggihan ko, ng aking sarili ang maraming bagay, na hinahangad ng aking puso. Para sa bawat taon ng paggawa at pagtanggi sa sarili kailangan kong magpakita ng 1 piraso ng ginto. Ikaw ang aking minamahal na kapatid, at nais ko na ang iyong asawa ay makisali sa negosyo, kung saan siya ay uunlad ng husto. Kung siya ay magsusumiti sa akin ng 1 plano na tila matalino, at posible sa aking kaibigan na si Mathan, kung gayon ay malugod kong ipapahiram sa kanya ang aking ipon, sa 1 buong taon upang magkaroon siya ng pagkakataong patunayan na siya ay magtatagumpay. Gawin mo yan, sabi ko, at kung nasa loob niya ang kaluluwa upang magtagumpay ay mapapatunayan niya ito. Kung siya ay mabigo, hindi siya magkakautang sa iyo ng higit sa inaasahan niyang balang araw na mabayaran. Ako ay isang tagapagpahiram ng ginto, dahil nagmamay-ari ako ng mas maraming ginto kaysa magagamit ko sa aking sariling kalakalan. Pinanais ko ang aking labis na ginto na magtrabaho para sa iba, at sa gayon ay kumita ng mas maraming ginto. Hindi ko nais na makipagsapalaran na mawala ang aking ginto. Dahil mayroon akong labis na nagpapagal at ipinagkait ang ibang bagay sa aking sarili ng husto upang matiyak ito. Kaya naman, hindi na ako magpapahiram ng alinman dito, kung saan hindi ako nagtitiwala na ito ay ligtas at ibabalik sa akin. Hindi ko rin ito ipapahiram kung saan ako ay hindi kumbinsido na agad na babayaran sa akin ang mga kita nito. Sinabi ko na sa iyo, Rodan, ang ilan sa mga lihim ng aking kahon. Mula sa kanila ay mauunawaan mo ang kahinaan ng mga tao, at ang kanilang pananabik na humiram nang wala silang tiyak na paraan upang mabayaran. Mula dito makikita mo kung gaano kadalas ang kanilang mataas na pag-asa sa malaking kita na maaari silang kumita, kung sila ay may ginto, ay maling pag-asa lamang na wala silang kakayahan o pagsasanay na tuparin. Ikaw, Rodan, ngayon ay may ginto na dapat mong ilagay upang kumita ng mas maraming ginto para sa iyo. Ikaw ay malapit ng maging katulad ko, isang nagpapahiram ng ginto. Pinagmumula ng kasiyahan at pakinabang sa lahat ng iyong mga araw. Ngunit kung hahayaan mo itong makatakas mula sa iyo, ito ay magiging pinagmumula ng patuloy na kalungkutan at panghihinayang hanggat nananatili ang iyong alaala. Ano ang higit na ninanais mo sa gintong nasa iyong pitaka? Upang mapanatili itong ligtas, matalinong pagsasalita, sagot ni Mathan na may pagsang-ayon. Ang una mong hangarin ay ang kaligtasan. Sa palagay mo ba ay tunay na ligtas sa pag-iingat ng asawa ng iyong kapatid na babae, mula sa posibleng pagkawala? Hindi ako natatakot sapagkat hindi siya matalino sa pag-iingat ng ginto. Kung gayon ay huwag kang magpa-impluwensya sa hangal na damdamin, sa obligasyon na ipagkatiwala ang kayamanan sa sinumang tao. Kung tutulungan mo ang iyong pamilya o ang iyong mga kaibigan, humanap ng iba pang paraan kaysa sa panganib na mawala ang iyong kayamanan. Huwag kalimutan na ang ginto ay mawawala sa hindi inaasahang paraan, mula sa mga hindi bihasa sa pag-iingat dito. Gayun din ang pag-aaksaya ng iyong kayamanan sa pagmamalabis, at hayaan ang iba na mawala ito para sa iyo.
Ano ang susunod na pagnanais sa iyong kayamanan pagkatapos ng kaligtasan, kundi kumita ito ng mas maraming ginto? Muli kang nagsasalita ng may karunungan. Dapat itong kumita at lumaki. Ang ginto sa matalinong pagpapahiram ay maaaring madoble pa ang halaga nito, kasama ang mga kita nito bago tumanda ang isang tulad mo. Sa makatuwid, huwag maimpluwensyahan ng kamanghamanghang mga plano ng hindi praktikal na mga tao, na nag-iisip na nakakakita sila ng mga paraan upang pilitin ang iyong ginto na kumita ng hindi pangkaraniwang laki. Ang ganitong mga plano ay mga likha ng mga nangangarap na hindi bihasa sa ligtas, at maaasahang mga batas ng kalakalan. Maging konserbatibo sa kung ano ang inaasahan mong kikitain ito, upang mapanatili at tamasahin ang iyong kayamanan. Ang pag-upo nito ng may pangako ng labis na pagpapatubo na pagbalik ay ang pag-imbita ng pagkalugi. Hanapin na iugnay ang iyong sarili sa mga tao at negosyo, na ang tagumpay ay itinatag upang ang iyong kayamanan ay kumita ng sagana, sa ilalim ng kanilang mahusay na paggamit, at maingatan ng ligtas ng kanilang karunungan at karanasan, mga tao na nakikita ng mga Diyos na nararapat na ipagkatiwala ang ginto. Nang pasalamatan siya ni Rodan para sa kanyang matalinong payo ay hindi siya nakinig, na sinasabi, ang kaloob ng hari ay magtuturo sa iyo ng maraming karunungan. Kung iingatan mo ang iyong 50 pirasong ginto, dapat kang maging maingat. Maraming gamit ang tutukso sa iyo. Maraming payo ang sasabihin sa iyo. Maraming pagkakataon para kumita ng malaki ang iaalok sa iyo. Ang mga kwento mula sa aking kahonang token ay dapat magbigay ng babala sa iyo, bago mo hayaang umalis ang anumang piraso ng ginto sa iyong supot, upang matiyak na mayroon kang ligtas na paraan upang hilahin itong muli. Kung ang aking karagdagang payo ay umapila sa iyo, bumalik muli. Masaya ko itong ibinibigay. Basta basahin mo ito, ang aking inukit sa ilalim ng takip ng aking kahonang token. Ito ay nalalapat ng pantay sa nanghihiram at sa nagpapahiram. Mas mabuti ang konting pag-iingat kaysa sa malaking pagsisisi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.